Yan. So hello everyone. Yeah, good evening everyone. And dito kami ngayon sa may Goshen, dito sa may Bamban Tarlac. And ayan, so nakikita niyo ba kung gaano kaliwanag yung likod natin ngayon? That's how bright your future is. And congratulations to all the passers and top-notchers of the September 2021 licensure examination for teachers. Sige nga, mag-comment kayo dyan sa mga taong bayan, ng mga passer, pa-heart-heart naman dyan. Meron kaming kasama rito. Actually, dito kami. Ayan, we drove, okay? From Tarlac. So, wala pa. Okay? We drove from Pampanga going to Tarlac kasi nandito ngayon ang dalawa sa mga top-notchers natin. Dalawa sa 41 top-notchers ng Carl Barita Review Center. So, kilalanin natin sila. Ayan sila. O, halik kayo rito, bilis. O, yan. Dito tayo. Ayan. So, pwede magtanggal ng mask siguro ng konti. Dito tayo. Naka-open air kami ngayon. So, pakilala tayo. So, we have first, sige, pagsimulan natin mula sa Tarlac State University. Pakilala ka. Hi, everyone. My name is Nimrod Cabrera. Top 8 ng licensure examination for teachers, September 2021, secondary level. Ayun. Pakilala ka naman. Ayun. Hello sa lahat. Ako si Edmond Ocampo from Club Sindon, Senorio Benfest. Top 6 ng Bachelor of Elementary. Ayan, isang secondary saka isang elementary. Ayan, kwento niya sa amin muna. Anong pakiramdam na ano? Isang araw pa lang silang, wala pang isang araw. Wala pang isang araw. So, ayan, 23 hours, 22 hours of being a board top notcher. Anong feeling? Simulan natin sa'yo. Rod, feeling ko name. Kanina or ngayon. Sige, mula kagabi. Paglabas ang result. Hindi pa ako makapaniwala, pero nung nakita ko na si Sir Jana sa sasakyan niya, dun pa lang ako naniwala. Ayan, kasi sa... Nakakapuyat pala yung maging top notcher. Kasi hinintay ko yung post ng CBRC talaga dun sa ano, sa picture ka sa page nila. Ginabi na ang dami kasi yung picture doon. Kasi lalang yun yung top 5 na walang picture, actually. Ayan, so yun siya. Kasi kayo nasabi niya sa akin, di pa daw siya talaga makapaniwala ang top notcher siya hanggang dumating ako. At ako nag-drive sa kanila. Sige, ikaw, anong pakiramdam mo kagabi nung lumabas ang results? Parang wala talaga akong emotions, sir. Hindi siya nagsisipin sa akin. Okay, eh, pero ngayon, 22 hours after the results, anong pakiramdam nyo ngayon? Ano, may halong kaba na excited kasi madami yata ni offer in CBRC sa amin. So I think first time ko kasing ma-meet si Sir Jan. And excited ako na makasama siya sa mga iba pang endeavors na ibibigay ng CBRC sa akin sa susunod na mga araw. Ayan. Kasi dati sa lang tayo sa screen lang tayo nakikita-kita kasi online review. Ayan, tsaka mga graduates ng ng units ng tawag ito ng during the pandemic. O ikaw naman bilang gumraduate ng pandemic tapos online lang lahat ngayon ito na. Ayan, anong feeling mo ngayon? Ayan, 22 hours after. Siyempre, sir, masaya. Worth it lahat ng pagod, yung paghihintay ng tagal ng So, looking forward ko anong mangyayari. Ayun, so excited kayo sa mga pwede mangyayari. Ayan. So, ngayon pa lang, kapag ang pangako naman sa CBRC sa kanila is they will be national reviewers na. So, they will travel the Philippines. So, 125 branches. Pagka okay na yun lahat. Pero ngayon, online tayo. And sa lahat, syempre, magisimula na rin po tayo ng ating face-to-face na next year. So, makakaikot na rin kayo dyan. Kayo ba? Ano bang gusto niyong puntahang lugar? Sa Pilipinas muna. Ikaw, saan gusto mo munta? Siyempre, sir, yung gym destination talaga ng lahat. Batanes. Wala pang CBRC Batanes. Wala pa. Side trip lang doon. Side trip. Bagyo, tapos pupunta. Aside from Batanes muna. Siargao. CBRC Surigao. Ayan. Actually, kapag ka nagle-lecture kami, ang unang tanong sa amin ni Siargao, pagkatatap mo, anong gusto mong puntahang lugar? That's your first gift. First lecture mo doon na agad. Para kapag kinakabahan ka pa at the same time, alam mong meron ka nalulook forward. So, yung kaba mo at saka yung excitement magkasama. Ikaw, saan? Pampanga. Gusto ko din sa Siargao. Kala kayo ko lang gumaya. Sa na lang? Gusto ko sa Cebu City. Cebu City, ayun. Kakaiba tong batch na to. Kasi dati, pag sinabing saan mo gusto pumunta, usually ang standard na sinasabi nila, Bohol or Palawan. Actually, before the pandemic, actually, tinap na kami sana ng Batanes para magpunta doon. Kaya lang special lecture. Kasi nga, konti lang din nag-exam doon. Pero yun, sige. How did CBRC help you? Ito lang, lapitan ng konti, tapos lakasan nyo. Ayan. How did CBRC help you in your preparation for the board exam? You start with from Tarlac State University. Go, Nim. Sa akin naman, since graduate ako ng, natapos ko yung Prof. Ed units ko noong 2019.
umanap talaga ako ng the best review center na sa tingin ko magiging helping hand ko sa pagpasa sa board exam. Dati hindi ko naman kasi talaga pinangarap na maging top. Pero nung pumasok ako sa CBRC, nakilala ko si Sir John, sabi niya, parating niya sinasabi, magta-top na ba, ganun. Dun ako naging motivated para gawin yung best ko para hindi lang makapasa at mag-top. And CBRC helped me a lot para, Sige lang, go. Parang maiiyak na ako. CBRC helped me a lot para maging matagumpay sa LET journey ko. Kahit na na-cancel yung exam namin noong March 2020, hindi ako nakaramdam na iniwan kami ng CBRC. Nag-stay sila sa amin hanggang September 26, 2021, hanggang ngayon. Hanggang ngayon na nakapasa kami, nandin pa rin sila. Kaya forever grateful ako sa CBRC, nang dahil sa kanila, naging LPT ako ngayong 2021. Wow. Ayan. Nakakatouch. Actually, that's what makes us stay and what makes us push forward sa CBRC. Kasi alam namin, hindi lang to trabaho, hindi lang to karera. Ito yung advocacy, tapos we can change lives. Kaya nga, we're the dream and the dreamer become one. Ikaw, Mon. Yun po, sir. Siguro, gagrab po natin yung opportunity na to. Magpasalamat po sa inyo, sir. Personally, thank you, sir. At sa lahat po kay Sir Carl. At sa lahat po ng CBRC team. Kasi, parang hindi ko ma-imagine yung sarili ko po na papasok sa top notch kung hindi dahil sa CBRC. Kasi pinin ko lahat lahat ng ni-review ko, lahat is nanggaling talaga sa kanila. Talang they give me yung sense of direction ko, kung ano ba talaga saan ako magpo-focus. Kasi ang dami eh, di mo, from yung mga subjects niya from first year to fourth year, ang dami niya. So kung wala siguro CBRC, hindi ko alam kung saan ako magpo-focus. So sobrang salamat po sa'yo. Sige. Anong payo niyo ngayon? So, ilang estudyante mag-take 2 months from now? Tama? Katapos bukas na. December na. Ang December susunod dyan, January na. Sa mga nakikinig ngayon na alam niyo mag-exam na. Mag-exam na po kayo next month. Yun ang totoo. Okay? Anong payo niyo sa mga January takers na pinag-ask sila maghintay kasi may na-cancel na exam, may mga batch 2. Anong payo niyo sa kanila? Lakasin yung konti, boss. Ikaw muna. Ayan. Parang like yun naman sinasabi sa mga nagtatanong din sa akin, sa chat, sa mga PM, tsaka sa personal. Lagi ko lang sinasabi na mag-CBRC na kayo dahil alaking tulong talaga niya. Proof na yung sarili namin na alaking tulong talaga ng CBRC. And yung paghihintay, talagang it's really worth the wait. Sabi nila. Any tip for their preparation? Preparation yun, hard work talaga. More review pa talaga. Yun, parang hard work lang talaga, tsaka more prayer. Ibibigay mo yun ni Lord kung para sa atin. Ikaw. Okay. So first, sasabihin ko bakit CBRC yung kailangan yung piliin na review center. I think kasi CBRC, madami siyang mga modalities ngayon. Kahit na working student, working ka, self-review, or nanay, or kahit ano pang ginagawa mo while reviewing, makakabigay sila sa inyo ng pinaka the best na review program. So and also madami silang best top notchers and high raters na lecturers na makakapagbigay sa inyo ng madaming tips on how to not only pass and also top the board exam. And tip ko sa inyo siguro maging consistent lang kayo sa review. Never maging complacent. Kahit na sobrang tinatamad na kayo, dapat tiyaga lang. Kasi yun yung ginawa ko ngayon nung nag-review ako eh. Never ako nag-stop mag-review. Kahit tinatamad na ako, review lang ng review. Kasi padamihan talaga ng alam sa LET eh. Di mo naman alam kung ano yung lalabas. Kaya review lang ng review at huwag susuko, laban lang. Ayan, natanong ko lang kayo, anong best sinatutunan niyo kay Sir Carl? Sige, yung sir, siguro yung test manship po, yung Carl method, yun po, tsaka yung hard work talaga. Ayun, ikaw. Parang nasabi na din niya, kasi yun yung sikat eh, Carl method. Share mo sa kanila kung ano yung Carl method, baka may mga bago nakikinig dyan na Google, ano ba ang Carl method na yun? Sige, anong C sa Carl method kasi? Comprehension. Comprehension,
A is anticipation. Yeah. R is removal. Then L is leverage. So yun yung isa sa mga tools na nagamit ko para hindi lang makapasa sa LET at mag-top sa LET. So curl method lang is tagi. Kaya enroll na kayo sa CBRC. Actually, talaga tayo para magkwentuhan talaga. Ayan, yung gusto ko super promote. Thank you so much. As in talagang yung puso ng ano ng CBRC. I've been with CBRC for 11 years now. Ayan, so bago kag-graduate nyo pala ako, ano na, isang dekada na. Pero parang feeling ko kahapon lang lahat ng yan. And parang hindi naman halata. The reason, na nagstay ako sa CBRC talaga is ano, because of yung advocacy niya. Tsaka yung puso niya na gustong baguhin yung ano, yung mga profession, tsaka yun. Siyempre, huwag nga kalimutan nga pala sa May 2022 si Sir Carl Balita. Ayan, gusto ko lang i-segue na rin kasi talagang ayan, he's one of the best na ano natin entry para doon. Ayun. So ano ba bang pagchichikahan natin? Ganto na lang, anong uri ng estudyante kayo? Anong uri kayo ng estudyante dati? Kayo ba yung highly achiever? Kayo ba yung summa cum laude, magna cum laude? Sige, ikaw. Ako ano, chill lang. Pero pagdating ng exam, todo review. Ay, so preparation. Preparation. Take note of that. Preparation. Ay, ikaw naman ni. Same din, sir. Wala naman akong mga talagang bonggang awards ng mga nag-aaral ako. Siguro ginagawa ko lang sa yung tulad yung sinabi niya sa pag may exam, nag-review ng bonggang-bongga din. Siguro yan, sir. Parang hindi ko masasabi na may extra sa ginagawa. It's really just the hard work. Ayun, student lang kami. Kaya sa inyo kahit maging inspiration sana kami na kahit hindi kayo cum laude or summa cum laude, may chance kayong mag-top ng board exam. Yes. Wala namang hindi naman tinitignan yung ano eh, yung average mo nung college sa board exam. Yes. Para pandagdag doon, the board exam, para sa akin, the board exam is the greatest equalizer. Yes. Kaya kung hindi mo ginalangan, may pagkukulang ka, o yung meron kang feeling mo, gusto mo ikaw dapat ang cum laude, pero hindi mo nagawa, ito talaga yung magpapakita nila. Tsaka ang board exam, hindi siya yung pang pinakamatalino. Yes. It's pinakamagaling mag-test. Kaya nga, ang sabi nila, testmanship. Kaya sa mga nangangarap mag-top sa exam dyan, simulan nyo sa ano, sa testmanship. Yun yung sinasabi nilang Carl Method. By the way, I'm also a CBRC top notcher. And yeah, yun siguro talaga yung sekreto ng mga bagay-bagay. Ayan. O sige. O batiin niyo sila sa ano, parang kayong Kamampangan, 'di ba? Yes. Ayan. O. Babati lang sila sa Kamampangan. Pero nakita ko sa inyo kung nasa kami ngayon, medyo simpleng lugar lang. Simpleng lugar lang. Ayan, ito yung unang treat nila ano after topping the board exam. O bumati ka na lang sa mga taong bayan na nanood ngayon. Hello po, Maya pa Bengi po Kerongan and a shout out kare ang friends ko kan TSU. I hope parati kayong healthy and safe. See you soon. Ayan na, Maya pa Bengi Kerongan and binabati po kayong lahat na pag-usayan pa natin. Ayan. Yeah. Dakal pong salamat, Kekongan. Ayan. Sinabi ko na Keka, si Rabuntok, iba na pala yung mga sinasabi ko. Ayan. Sige po. Ayan. So thank you so much for joining us today. By the way, I'm Dr. Janice De Leon, Tatak CBRC. I'm Nimrod D. Cabrera, Tatak CBRC. And I'm Edmond Ocampo, Tatak CBRC. See you soon, guys. And yeah, welcome to CBRC again. And thank you for joining me today. Thank you, sir. Thank you. Bye, everyone. Ikot muna namin kayo dito. Pakita ko sa inyo yung lugar. Sige. Ikot ko. Nag-vlog na tayo. Sige, ito yung dulo ng ano, habang nagpaalam sila. Doon muna kayo. Wait lang yung aking. Pakuha ng aking ano. Oh my God, pakuha ng aking drink. Naging senador. So, pakita ko sa inyo yung Goshen Resort. So, dito namin sila unang iginala kasi wala, para masaya. Para maramdaman nila na ano, may something different for topping the board examination. So, ito ay simpleng lugar lang dito sa May Tarlac. And, yeah. At malapit kasi sila. So, ito lang naman kung saan kami kanina. And, ayan. Tada! So, kung gusto nyo rin mag-top at maranasan ang buhay ng top-notcher, CBRC na or galing. Ganyo mabuti. Tada! Walik kayo rito. Ayan. Sige, ito na tayo magbabay sa kanila. Oo. Anong feeling nyo pala na gumala kayo agad sa first day nyo? Masaya. Masaya, sir. Siyempre. Kasama namin si Sir Janice eh. Ayan. Hello nga pala kay Aya, kay Vanessa. Hello kay Prince. Ang Aya. Sir Prince. At sa lahat ng top notchers. Diyan. Okay? Sige po. Thank you so much everyone. Bye! Bye.